Edward Barber History and Career sa Pilipinas. Si Edward Barber ay isang sikat na aktor at host sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong July 15, 2000 sa Alemanya at lumipat sa Pilipinas noong 2016 upang sumali sa Pinoy Big Brother PBB Lucky Season 7. Noong nasa PBB siya, nakilala siya bilang ang Big Brother ng Germany ng Maynila. Dahil sa kanyang galing sa pagsasalita ng Tagalog at sa kanyang magandang disposisyon, naging isa siya sa mga pinakapaboritong housemate ng mga manunood. Sa loob ng bahay ni Kuya, nakipagkaibigan siya sa iba pang mga housemates tulad ni Namaymay Entrata, Kisses de Levin, at Yung Mahajil. Pagkatapos ng PBB, nagsimula si Edward ng kanyang showbiz career. Nag-host siya ng ilang programa tulad ng Asap Chill Out, at Pinoy Big Brother Lucky Season 7, mga kwento ng Dream Team. Nagpakita rin siya ng kanyang galing sa pag-arte sa mga pelikulang tulad ng Love Yung in Tandem, at Fantastica. Bukod sa kanyang karera sa showbiz, aktibo rin si Edward sa mga charity events at outreach programs. Nagbibigay siya ng tulong sa mga nangangailangan at nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga upang magbigay rin ng tulong sa kanilang sariling paraan. Sa kasalukuyan, isa si Edward sa mga pinakasikat na young actors at hosts sa Pilipinas. Patuloy niyang pinapakita ang kanyang galing sa kanyang mga proyekto at patuloy na nagsisilbi bilang inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Bukod sa mga nabanggit ko sa aking naunang sagot, narito pa ang ilan pang karagdagang impormasyon tungkol kay Edward Barber. Bago siya sumali sa PBB, nakatapos si Edward ng kanyang pag-aaral sa Swiss International School sa Alemanya. Sa kanyang pagkabata, mahilig si Edward sa pagsusulat at musika. Nagpakita siya ng kanyang talento sa pagkanta at pagsusulat ng kanta sa ilang mga pagkakataon. Naging kilala si Edward hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Siya ay naging bahagi ng Asian Dream Tour ng PBB at nakapag-perform rin siya sa ilang mga lugar sa Europa. Si Edward ay mayroong mga endorsement deals sa iba't ibang mga produkto tulad ng mga beauty products, apparel, at food chains. Sa kabila ng kanyang busyong schedule, nakakapaglaan pa rin si Edward ng oras para sa kanyang mga supporters. Nagpapakita siya ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng social media at personal appearances sa mga events. Narito pa ang ilang karagdagang impormasyon tungkol kay Edward Barber. Si Edward ay mayroong malawak na kaalaman sa wika. Bukod sa Tagalog at Ingles, marunong din siya ng wikang Aleman at Italian. Siya ay naging isa sa mga ambassador ng MTV Music Evolution Manila noong 2016. Ang nasabing event ay isang music festival kung saan nag-perform ang mga sikat na artistang lokal at international. Noong 2018, naging bahagi si Edward ng cast ng seryeng The Haunted, kung saan ginampanan niya ang role ng isang vampire. Ito ay naging isa sa mga napapanood na serye sa digital platform na Iwant. Siya ay nagtapos ng kursong Business Administration sa University of the Philippines Diliman noong 2021. Sa kanyang mga interviews, nagpakita siya ng kanyang interes sa negosyo at entrepreneurship. Si Edward ay naging bahagi ng ilang mga proyekto sa iba't ibang bansa tulad ng Indonesia at Thailand. Nagpakita siya ng kanyang kakayahan sa pagsasalita ng Tagalog sa ibang mga bansa at nagbigay ng kasiyahan sa kanyang mga tagahanga sa ibang panig ng mundo. Siya ay aktibo sa mga social media platform tulad ng Twitter, Instagram, at TikTok. Mayroon siyang libu-libong mga tagahanga at followers na patuloy na sumusuporta sa kanyang mga proyekto sa showbiz. Narito pa ang ilan pang karagdagang impormasyon tungkol kay Edward Barber. Si Edward ay isa sa mga nagtatag ng Hope from Home PH, isang proyekto na naglalayong magbigay ng tulong sa mga frontliners at mga nangangailangan sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nakatulong sila sa pamamahagi ng personal protective equipment, PPEs, pagkain, at iba pang tulong sa mga nangangailangan. Sa kanyang Instagram account, mayroon siyang hashtag Ask Edward segment kung saan sumasagot siya ng mga tanong ng kanyang mga tagahanga. Sa pamamagitan ng segment na ito, mas nakakapagpakita siya ng kanyang personalidad at nakakapagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Noong 2020, naging bahagi siya ng Hello, Stranger, isang digital series ng ABS-CBN na naging matagumpay sa panahon ng pandemya. Sa nasabing serye, ginampanan niya ang role ng isang college student na nagka-crush sa kanyang ka-groupmate sa online class.
Bukod sa pag-arte at pag-host, nagsimula na rin siyang mag-produce ng sarili niyang mga online content. Ipinapakita niya ang kanyang creative side sa pamamagitan ng kanyang mga vlogs, challenges, at iba pang mga video content. Isa siya sa mga patuloy na tumutulong sa kanyang komunidad. Sa kanyang social media posts, nagbibigay siya ng update sa mga proyekto at outreach programs na kanyang pinapangunahan para sa mga nangangailangan. Narito pa ang ilan pang karagdagang impormasyon tungkol kay Edward Barber. Si Edward ay isa sa mga hosts ng reality competition show na Pinoy Big Brother, Connect, kasama sina Tony Gonzaga, Bianca Gonzalez, at Robbie Domingo. Ito ay ang 16th na season ng sikat na reality show sa Pilipinas. Siya ay kasama rin sa cast ng pelikulang Princess Diaries na ipinalabas noong 2021. Ito ay isang romantic comedy movie na pinagbibidahan niya kasama ang kapamilya actress na si Maymay Entrata. Sa kanyang mga social media posts, nagbibigay siya ng importansya sa kalikasan at pangangalaga dito. Ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng paghikayat sa kanyang mga tagahanga na magtanim ng mga halaman at mag-reduce ng plastic waste. Si Edward ay mayroong mga pagkakataon na naging bahagi ng iba't ibang proyekto na naglalayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga proyekto ng ABS-CBN Foundation at iba pang organisasyon. Noong 2021, naging bahagi siya ng Click, Like, Share, isang digital series ng ABS-CBN na naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga Pilipino tungkol sa paggamit ng social media at pagprotekta sa sariling privacy online. Siya ay isa sa mga co-hosts kasama sina Bianca Gonzalez at Gretchen Ho. Narito pa ang ilan pang karagdagang impormasyon tungkol kay Edward Barber. Sa kabila ng kanyang busy na schedule sa pag-aartista at hosting, nakakapagtapos pa rin si Edward ng kanyang pag-aaral. Siya ay nagtapos ng kursong Business Administration sa London, United Kingdom. Si Edward ay isa sa mga celebrity ambassadors ng British Council Philippines, isang organisasyon na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga Pilipinong mag-aral at magtrabaho sa ibang bansa. Bilang ambassador, tumutulong siya sa pag-promote ng mga programa ng organisasyon at pagpapakita ng kahalagahan ng edukasyon. Isa siya sa mga co-hosts ng programa ng ABS-CBN na Asap Natin To, isang musical variety show na pinapanood sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Sa programa, nakakapagpikita siya ng kanyang husay sa pagsayaw at pag-awit. Si Edward ay isang mahusay na manunulat at naglalabas siya ng kanyang mga opinyon at mga sulat sa kanyang personal na blog na may pamagat na The Barber's Cut. Sa kanyang blog, nakakapagbahagi siya ng kanyang personal na karanasan at mga kaisipan tungkol sa mga mahalagang isyu sa lipunan. Bilang isang international celebrity, nakakapagbigay din si Edward ng inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataang Filipino-British na nais magtagumpay sa larangan ng showbiz. Ipinakikita niya sa kanyang mga tagahanga na ang kahit anong pangarap ay maaaring abutin sa pamamagitan ng hard work, determination, at pagpapakumbaba. Thank you for watching. Please consider to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong upload mga kahistory. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.